Ren sa bando at isang player ng Daegu Korea Gas Corporation Pegasus nagkainitan. Muntik mahulog si Abando, hindi nagustuhan, bumawi ng bangga laban sa player ng Daegu. Bilangel, nagpakita ng bilis, assist at tibay laban kina Abando at Anganyang. Maganda ang laban, muntik magkabaliktaran, yan para sa video natin ngayon. Umpisahan na natin. First play ng Anyang at ni Abando, isang alley-oop attempt kaagad ang gusto nilang gawin sa play na ito. Bilis ni Abando, hindi na namalayan ng outside defender ng Daegu. Abando sinalubong, merong tinawag ang referee laban sa Anyang, bola ng Daegu. Second attempt ni Abando, ito na nga ang sigurado, ang bilis pumasok sa loob ng paint, naka-counted foul pa nga, score sa 8 minutes ng first quarter, dikitan lang, wala pang malinaw na nakakalamang. Ito yung hindi nagustuhan ni Abando sa player ng Daegu, tumalikod nga, pero dinikit ang katawan niya at landing spot ni Abando ang inukupa. Pwede namang umatras o hawakan na lang itong si Abando kung walang intention na iba, at nakita nga ito ng referee kaya tinawagan ito ng foul. Kaya naman hindi natin masisi si Abando kung bakit siya bumawi ng bangga laban sa player na ito, at kita nga natin na medyo sinadjirin ni Abando. Minsan ganito talaga sa larong basketball, kung hindi mo masabayan ang laro ng isang player ay pwede mong daanin sa ibang paraan para mapabagal mo ang laro niya at magdalawang isip ito sa pag-atake sa basket. Kahit na ganoon ang ginawa ng number 2 ng Daegu, hindi naman nagpatinag si Abando. Binigyan niya ng isang fake sabay lusot sa depensa, isang two-handed slam, at hindi nagpatalo sa sindak itong si Abando, at wala pa rin itong takot na umatake sa basket at gumawa ng mga air Abando highlights. Number 2 ng Daegu pa rin at Abando ang naglalaban sa play na ito. Sa pagkuha ng rebound, nagkakatulakan, pisikalan sa ilalim ng ring. Nakuha ng Anyang ang bola sa play na ito salamat sa hustle ni Abando. Hindi pa dyan nagtatapos at Abando na naman laban sa number 2 ng Daegu. Nagbabantayan, natapik ni Abando ang bola, napunta sa Anyang ang ball possession. Hindi rin basta-basta umaatras si Abando sa challenge nga ng isang player, at kita naman natin ang hustle niya sa offense at defense. Napansin naman natin si ate na ibang klase ang kaputian at hindi pang karaniwan, at magaling rin ang cameraman ng KBL. Dahil na rin sa maraming highlights ang kanyang nakukuha, mapa off play man yan. Heto pa, napansin ni ate na nakaflash siya sa screen, pasimple lang ito at tila walang pakialam. Natapos ang first quarter sa score na 30-41 lamang ang Anyang, at ganito kalaki ang score sa first quarter pa lamang. Heto na naman si cameraman natin, highlights na naman off court, nakita niya si ate, pero ano nga ba ang ginagawa ni ate? Bilangin naman ang umatake sa second quarter, unang bangga, ikalawang bangga, walang tawag ang referee, tuloy ang laro, at pinapakita nga rin ni Bilangel ang tibay niya kasi malaking tao rin ang kanyang mga nakabanggaan sa play na ito. Nagre-reklamo ng konti si Bilangel at ang Daegu, pero wala talagang tawag ang referee. Sa play naman na ito, sa wakas nakuha na ni Bilangel ang foul at humingi naman ng paumanhin ng import ng Anyang. Ren sa bando, nagbabalik sa second quarter, 6 minutes 35 seconds na titira sa oras, Anyang umatake. Meron na namang natumba at walang iba kung hindi si Bilangel. Nakakailang bangga at tumba na rin itong si Bilangel, pero sige pa rin sa laro. Next play natin, heto na nga, nagsisimula na itong si Bilangel at nakalusot ito gamit ang screen, plus 2 points na naman para sa Daegu. Bilangel naman ang sumabay sa depensa, hindi pumasok ang tira ng Anyang, nagsisipag rin itong si Bilangel sa KBL at gusto rin talaga niyang maipanalo ang larong ito. Off court highlights na naman tayo, iba talaga si cameraman, nakikita niya lahat ang mga kakaibang reaksyon at kilos ng mga fans. Next play ni Bilangel, balak umatake, nagdalawang isip, pinasa sa kakampi, pasok yan para sa Daegu, Pegasus. Abando umatake, binigyan na lamang ng foul kesa nga naman sa makailang highlights na naman sa larong ito. Ganito nga ang ginagawa dito kay Abando, hinahawakan na lang o binibigyan ng foul kapag nag-a-attempt siya na umatake sa basket. Sa play naman na ito, Bilangel na naman ng bida, ilang screen at ikot ang ginawa ng Daegu, pasok ang kanilang tira dahil rin sa liksin itong si Bilangel. Binangga naman ni Nicholson itong si Abando, pasok ang kanyang tira at parang nakukulangan pa nga itong si Nicholson sa depensa ni Abando, pero hindi naman nagpatinag si Abando dahil isang 3 points kaagad ang binawi niya laban sa 2 points ni Nicholson, at heto na nga ulit ang Anyang, nakakalayo na naman sa score. Pagkatapos ng 3 ni Abando ay isang magandang block naman ang ginawa niya at nakuha nila ang bola. Burado ang pinaggagawa ni Nicholson para sa team ng Daegu sa mga oras na ito dahil na rin sa lumalayo na naman ang Anyang sa score. Assist naman ni Bilangel ang isa sa nakatulong sa opensang ito, nakita niya na may kakampi siya. Sa corner ibinigay ang bola, pasok yan para sa Daegu. Natapos ang 3rd quarter sa score na 69-79. Laro naman ng Daegu ang umarangkada sa 4th quarter at nakatikit talaga sila sa quarter na ito. Isang magandang steal na kay Bilangel lang bola, nakita niya si Nicholson na maganda ang buwelo. Bigay ang bola, konting euro, pasok yan para sa Daegu. Bilis naman ni Bilangel ang gumana sa play na ito at naipasok niya ang kanyang layup. 80-88 ang score, 2 minutes na titira sa oras, nakita ni Bilangel ang kakampi niya sa 3 point area, binato ang bola, pasok yan, nakakahabol na ang Daegu. Bilangel naman ang tumira ng 3, pumasok, 4 na lang
lamang ang lamang ng Anyang, naka-score ng 2 points ang Anyang, pero itong si Nicholson, Euroste, pasok ang tira, 4 points na lamang ulit ang lamang ng Anyang. Nagbabawian na lamang as sa 2 points ang Anyang at Daegu. Nadidehado ang team ni Bilangel dito dahil papaubos na rin ang oras. Pumasok pa ang 3 ni Nicholson, 3 points na lamang ang lamang ng Anyang, 11 seconds natitira sa oras. May contact, walang foul na tinawag, pasok ang opensa ng Anyang. Sa wakas, natapos na rin ang laro sa score na 98-93. Panalo na naman si Naabando at ang Anyang sa larong ito.